And itong person mo guys, nag-hold back siya sa kanyang nararamdaman sa inyo. And yan ay because trapped pa siya, guys, sa kanyang nakaraan. Although itong person mo, especially guys, if feeling nyo parang hindi siya masyado nag-open sa inyo, hindi siya masyadong nagbubukas ng kanyang totoong nararamdaman sa inyo, pero nakikita natin na trap yung person mo sa kanyang recent past or dun sa kanyang past relationship. Or hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is feelings reading, ano ang nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin guys kung ano yung nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. Pwedeng mag-resonate guys, pwedeng hindi, general reading lang. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo mga ka-pixie. So tingnan natin yung mga influences sa inyong relationship guys. We have open relationship. We have wallflower. We have obstacles, mga kapixie. So, for some of you guys, ito yung mga naka-influensya sa inyong relationship, guys. Pwedeng open relationship kayo nitong person nyo. Ibig sabihin, no commitment, mga kapixie. Pwedeng may partner yung person mo, may partner ka rin, guys. O kaya, siya lang yung may partner. O kaya, ikaw lang yung may partner, mga kapixie. Ganon. Pero, hindi kayo committed sa isa't isa. Guys, no? Or pwedeng siya yung hindi committed or pwedeng ikaw yung hindi makapag-commit sa kanya, mga kapiksi. May mga obstacles sa relationship nyo. Ibig sabihin, may mga balakid. Pwedeng itong pagkakaroon nyo ng open relationship, pwedeng yun din yung nagiging balakid nyo sa relationship. O kaya naman itong wallflower. Pag sinabing wallflower, guys, parang merong tinatago na pwedeng madilim na karaan, pwedeng mapait na nakaraan or traumatic experience from the past, ganyan, na parang hindi pinapaalam dun sa person because for some reason na baka sorry, there is a fear of rejection, na baka parang feeling nyo kapag nalaman ng person mo yung nakaraan nyo, baka maayawan ka na nila, o kaya naman sila yung ganun, baka pag nalaman mo yung nakaraan niya, ayawan mo na siya or something like that, mga kapiksi. Okay, and yun yung nagiging isa din sa mga obstacles sa relationship, or probably yun din yung reason kung bakit hindi makapag-commit yung person, guys. Okay, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa relationship na yan. Guys, pasensya na kayo pag medyo nararamdaman yung sumasabit yung boses ko kasi napapagod yun. Napapagod yung nalamunan ko pag sobrang dami ng binivideo mga kapiks eh. Kailangan ko na magsalabat. So, eto guys, we have mirror energy. Meron din tayong passion. And clock. So, eto guys, nakikita natin na mini-mirror nyo yung isa't isa. No? Ibig sabihin, parang kung ano yung nararamdaman mo, ganun din yung nararamdaman nyo. Or parang nakikita ng person mo, or pwedeng nakikita mo sa kanya yung sarili mo, or nakikita niya sa'yo yung sarili niya, mga kapiksi. Pero parang, ano kayo, ganun na ganun. Ganun na ganun, mga kapiksi. Parang nararamdaman natin na very compatible kayo sa isa't isa. Ayan yung nakikita natin yung inner wounds, mga kapiksi. Inner wounds dahil dito sa wallflower energy na to. Yung mga nakaraan, mga kapiksi. And kailangan nyo pa ng panahon, no? Kailangan nyo ng panahon para mag-heal, matanggap yung isa't isa, ganyan. Completely maunawaan yung inyong mga sitwasyon, mga kapiksi. So, and parang feeling ko naman ini-enjoy nyo lang yung pagiging together nyo, guys. Na without commitment, parang hindi masyadong nagde-demand, ganyan, ng commitment dun sa other person. And you're just having fun being together, mga kapiksi, kasabay ng healing healing process nyong
dalawa. Alright? So, wait lang guys. Ayan. So, mamaya mag, ano tayo, mag, iinom lang sa labat after nito. So, yes, yan yung nakikita natin sa inyo mga kapiksi na kahit na merong mga sugat, no? Nag-enjoy pa rin kayo sa isa't isa or you're just focusing on the fun side of the relationship. Parang hindi nyo na iniisip, hindi na masyado necessaryoso, hindi nyo iniisip kung ano mangyayari kinabukasan, ganyan. You're just enjoying your time together mga kapiksi. And at the same time, parang parehas din kayo nag-heal or pwedeng nag-heal ka, pwedeng nag-heal siya during time na magkasama kayo mga kapiksi. So, comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung totoong nararamdaman sa inyo ng person nyo. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano magmanifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, no, dahil Christmas season ngayon, meron tayong Christmas sale guys. Magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course. Hanggang December 31 mga kapiksi, so mag-avail na kayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinaypixitaro@gmail.com. So Cancer guys, kayo ay na-present ng Queen of Cups sa ating spread. Ito yung feelings energy mga kapiksi. Meron ditong presence ng fire sign Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaring fire yung person mo or maaring may fire element sila sa kanilang natal chart. Ayan guys, yung sinasabi nating mirror, no? Nakikita nyo ba? Mini-mirror nyo yung isa't isa, mga kapiksi, okay? So, ibig sabihin nito guys, nakikita nyo sa kanya yung sarili nyo and sila din nakikita din nila sa inyo yung sarili nila mga kapiksi. I'm sensing there's a lot of compatibility here. Parang very much compatible kayo nitong person mo. And itong person mo guys, nag-hold back siya sa kanyang nararamdaman sa inyo. And yan ay because trapped pa siya guys sa kanyang nakaraan. Although itong person mo, especially guys, if feeling nyo parang hindi siya masyado nag-open sa inyo, hindi siya masyadong nagbubukas ng kanyang totoong nararamdaman sa inyo, pero nakikita natin na trap yung person mo sa kanyang recent past or dun sa kanyang past relationship or pwedeng current relationship kasi nga for some of you, nakikita natin na pwedeng open yung relationship nyo. Ibig sabihin, pwedeng multiple partners. Pwede yan guys dun sa mga ano, no? Muslim, ganyan, di ba? Ano yun sa kanila guys, legal yun sa kanila. So if ever man na ganun yung karelasyon nyo, dapat huwag kayo masyado mag-demand sa kanila. Dapat tanggap nyo yung kultura nila mga kapiksi o yung paniniwala nila kasi para sa kanila, okay lang yun, legal yun sa kanila. So kumbaga parang huwag kayo masyado mag-mok-mok, no, kung meron siyang multiple partner kasi unang-una alam mo na ganun yung kultura nila, lahi nila, or paniniwala nila, tapos tinanggap nyo, diba? So, dapat accept nyo rin, guys, yung belief system nila, mga kapiksi. Pero, itong person mo na nakikita natin na nakaka-recover na siya unti-unti, no, dun sa kanyang mga past trauma sa relationship. And malaki yung ano guys, malaki yung contribution mo doon. Kumbaga malaki yung naitutulong mo sa kanya sa healing process niya. Kaya itong person mo talagang nakikita natin na nag-enjoy siya being with you, being together with you mga kapiksi, kagaya nga nitong sabi dito, no? Parang
having fun, sparks yan. So nakikita talaga ng person mo yung pagiging masaya sa iyo, mga kapiksi, and probably ikaw din, baka ikaw din ganyan. Masaya, pwedeng masaya ka din dun sa person nyo, mga kapiksi. Parang meron kang ginagawa sa kanya. Ayan. So, ito guys, nakikita natin na haunted itong person mo ng betrayal sa past niya. Pwedeng may nag-betray sa past relationship. Pwedeng biktima siya ng betrayal sa kanyang past relationship, mga kapiksi. I'm sensing na merong nakikipagbalikan dito sa person mo. Pwedeng ex-person niya, mga kapiksi, trying to reconcile with your person. Ibig sabihin, parang may nakikipagbalikan dun sa person mo, mga kapiksi. And itong person na to, parang ito yung naging nag-betray sa kanya sa past. Tapos parang nakikipagbalikan sa kanya or nakikipag-ayos sa kanya. Pero parang there's a lot of disappointment din sa person mo. At saka ikaw din, parang nadidisappoint ka din dun sa person mo kasi parang bakit pa siya makikipagbate samantalang niloko na siya. Yung mga ganun, parang hindi niya maiwasan na mag-isip na niloko ka na niya, bakit babalikan mo pa siya or bakit makikipag-reconcile ka pa sa kanya. Mga ganun-ganun. So, and parang feeling ko, feeling nyo din, feeling nyo betrayed kayo, ganyan. Parang feeling nyo, kayo din yung niloloko ng person nyo, especially kapag ka, nakikipagmabutihan din siya dun sa kanyang past person, mga kapiksi. Yeah, so nakikita natin yung triangle relationship or triangle energy dito, mga kapiksi, from the past person. Pero again guys, yung iba sa inyo, parang hindi kayo masyadong makapagreklamo kasi open yung relationship nyo, mga kapiksi. Pwede rin kasi na legal partner sila before, tas pero wala pa sila talagang hiwalayan, ganyan. So, hindi nyo alam tuloy kung kayo yung third party or sila pa yung third party dahil hiwalay na pero hindi legal. Something like that, mga kapiksi. Okay? So, as long as wala kayong inaapakan na ibang tao, mga kapiksi. Pero kapag may naagrabyado na, may naapakan na, mag-isip-isip na kayo guys kasi babalikan kayo ng karma. Okay? Especially mga forbidden relationship guys, palagi ko kayong nire-remind. Matatanda na kayo, dapat alam nyo na yan. Okay? Alright, so comment down below, Cancer, if feeling nyo nakaresonate kayo sa message na to. Ito yung ating 2024 kapalaran guys. Kung di nyo ba napapanood, panoorin nyo na, super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.